Magandang umaga po. Ngayong umaga, meron tayong dalawang kwento ng pag-ibig. Isang online love story at isang batang patuloy na nabubuhay dahil sa pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa kanya. Tungayan natin ang dalawang kwentong ito sa ating programang Kapwa Kumahal. Serbisyo, lalo na ang public service, ay trabahong indibido. Sa loob ng 45 taon dito sa Kapwa Kumahal ko, walang pagod ang paglilingkod ninyo sa pamamagitan ng ating programa. 45 taon na nakikinig sa inyong mga kwento, kasama na rin yung tuwa kung nakakalutas ng problema at iyak kung mabigat ang problema. Nakapagbago tayo ng mga buhay dahil sa kabutihan loob ng inyong mga puso. Subalit ang trabahong ito ay hindi pa natatapos. Libo-libo mga pamilya pa ang sa kasalukuyan ay dumadaan sa mga pagsubok. Ito'y para makaraos lang sila sa kanilang mga problema at matagumpay na maiahon ang kanilang buhay. Ngayon sa pagharap natin sa mga hakbang na papunta sa susunod na 45 taon na, naniniwala tayo na magpapatuloy at lalo pa natin mahihigitan ang inyong public service sa tulong ng ating programa. Dahil siguro sa kahirapan at ugali rin natin mga Pilipino, pag meron tayong nararamdaman, hindi kaagad natin ipinapakita sa doktor o isinusugod sa ospital dahilan sa kaya pa, natitiis pa. Yan ang naging problema ni Jocelyn. Pero nung hindi niya namatayis, nagpunta siya sa doktor, pain reliever lang ang binigay sa kanya. Ngunit ito ay lalong lumala. Ako po si Jocelyn San Juan, taga Bicol, Catanduanes po. Anim po kaming magkakapatid, panglima po ako. Lumuwas po ako ng Maynila para po magtrabaho. Na-diagnose siya na merong cholecystitis. Bali, nagtrabaho po ako sa Silang Cavite bilang kasambahay. Doon na rin po ako nagkasakit. Nagpaalam po ako sa amo ko na hindi ko na lang din po tatapusin yung kontrata ko para po magpagamot. Napunta po ako dito sa... Si Jocelyn ay merong kasintahan. 10 buwan na sila. Siya na lamang ang kanyang kinakapitan sa kanyang mabigat na problema ngayon. Ako po si J.R. Bermundo, 31 years old. Boyfriend po ako ni Jocelyn San Juan. Bali po, nag-ano po yung family ko na pauwi na lang po dito para maalagaan po. Para kung sakaling wala naman kasing pamilyang pwedeng mauwi, ano yung malayo po, eh... Mahirap po kasi pandemic, mahirap po lumuwas dahil ang dami pong kailangan. Ako po si Linita Bermundo, bali po nanay ni J.R. Bermundo, girlfriend niya po si Jocelyn San Juan. Sabi ko sa anak ko, pauwiin mo na lang siya dito. Total naman, kilala naman namin, pinakilala mo naman siya sa amin bilang girlfriend mo. Eh, kung marunong naman siya makisama, lalong okay, sabi ko. Basta, sama-sama tayo. Na-hospital po ako, wala naman po silang findings kung ulcer po ba, kasi sikmura po yung sumasakit sa akin. Binigyan po nila ako ng pain reliever, pero hindi rin po nawala yung sakit. Pwede ba namin makilala? Sino yung partner niyo? Paano kayo nagkakilala? Bali, nagkakilala po kami sa Facebook lang po. Taga dito din po yung barkada ko, kakilala niya rin. Bali, siya po yung nag-ano sa akin. Well, may group chat po kasi kami na magbabarkada. So, doon ko rin po siya na mismong nakilala. Hanggang sa kami na lang po yung nag-uusap, hindi na po kami sumasali sa GC. Lagi po siyang kumaga may oras sa akin kahit na nagtatrabaho po siya dati. Nag-text po ako, reply po siya agad. Baga, ano, andyan po siya lagi. Bali po, dati akong rider ng restaurant po. Mahirap po talaga maganap ng trabaho dahil pandemya po. Talaga po na kahit mahirap, makakuha ka lang ng sapat na pera maghapon na pangkain. Sa maghapon po, sasapat siya. Pero pag kinabukasan naman po at wala kang na sideline, doon man po magkakaproblema na maghanap ka na para
yung magapon nyo, masalba mo ulit. Pihira ka na lang makakilala ng isang lalaki na, siyempre, ganito yung ano ko. Siyempre, iba-ibang lalaki, iiwan ako kasi may sakit ako. Hindi siya magtataga sa akin na alagaan ako kasi ganito yung sitwasyon. Kaya, mga, napakalaki ng tulong niya po sa akin. Ako naman, parang ayokong kinaawaan ako. Kaya parang, lagi akong naiinis sa kanya. Minsan, binabato-bato ko na siya. Pero, andyan pa rin po siya. Hindi niya po ako pinapabayaan. Tumatawa-tawa lang po siya. Ganun lang po yung ginagawa niya. Kahit na kung ano-ano na po yung pinagsasabi ko sa hospital po. Unang na-attract po talaga ako sa boses niya po. Kasi maganda po talaga yung boses niya. Nothing is above me. Pangalawa po, sweet din siya. Sa talagang inaalala niya din ako, oh, huwag kang magpapagabi kasi baka kung anong oras sa kanya naman pumunta. Parang inaalala niya din po ako para sa kaligtasan ko. Sa akin naman po, is yung buhay po ay mas mahalaga. Hindi naman po ano yung ano natin na hindi po siya pwedeng iwanan lang. Kasi siyempre po, buhay yung nakasalalay. Kailangan po, lahat ng tao kailangan mamuhay ng normal. Mapagaling. Kasi yung sakit, hindi naman po talaga yan. Nakadikit lang, nawawala po. Napapagamot po yan. Kaya, yun po yung ano na, ipagamot po siya para gumaling po. Sa girlfriend ko, laban lang sa sakit niya. Dahil may tutulong na tao sa atin, nandyan si God. Magdasal ka lang, humiling ka sa kanya na may taong tutulong sa atin. At huwag ka mawawala ng pag-asa sa pinagdadaanan mo para hindi ka ma-stress. Kumbaga, siya yung sandalan mo, si God, para malagpasan mo yung problema na pinagdadaanan mo. Sa akin naman, sa anak ko, pagpatuloy na lang niya pag-alaga sa magiging asawa niya. Kasi nakikita ko naman talaga man na suportado siya. Nandiyan talaga siya sa tabi ng magiging asawa niya. Kitang-kita ko talaga yun, ma'am, na suportado at alaga. At nakikita ko mahal na mahal niya ito si Jocelyn. Sa kapwa ko, mahal ko, may ipapaabot lang po kami sa inyong konting tulong galing po sa isang di na po nagpakilalang donor. So, eto po, ma'am, sir. Maraming salamat po sa nagbigay, sa tulong po, sa nagpaabot po na ito. Maraming salamat po. Laking tulong po sa amin to para makaraos kami sa pang-araw-araw. Para sa mga nais tumulong kay Jocelyn San Juan, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng GCash at Shopee. Sa Shopee, isearch lamang ang kapwa ko mahal ko para makapag-donate gamit ang kanilang vouchers. Para sa iba pang paraan para makapag-donate kayo sa kapwa ko mahal ko, bisitahin ang aming website. At para makasiguro kayo na makakarating kay Jocelyn San Juan, sulat niyo yung pangalan sa donate@kapwako.org. Maraming salamat. Ano ba ang cholecystitis? Ang cholecystitis ay ang pamamaga ng gallbladder. Ito nangyayari kapag ang digestive juice na tinatawag na bile, ito'y galing sa apdo, ay hindi nakakadaloy ng normal at naiipon sa loob ng ating gallbladder. Ang apdo ay isang maliit na organo sa ilalim ng ating atay. Dito naiimbak ang bile. Ang bile mula sa apdo, normal na napupunta yan sa maliit na bituka. Kung ang daloy ng bile naman ay nahaharang, naiipon ito sa gallbladder. Ito ang sanhi ng pamamaga at maaaring maging sanhi rin ng infeksyon. Karaniwan sa mga mayroong ganitong problema ay nagmumula ito doon nga sa mga solidong mga kristal na nabubuo na parang bato. Dito, hindi makalabas dahil ito ang humahadlang sa daloy ng bile. Ano pa ba ang ibang pinagmumulan ng cholecystitis? Una, bacterial infection sa bile duct system.
mga bukol sa lapay o pancreas o sa atay, pagkabawas ng supply ng dugo sa gallbladder, paglapot ng bile sa gallbladder, at pangunahin dito yung nangyayari sa mga buntis o kaya sa mga taong mabilis ang pagbawas nila ng timbang. Kung meron kayong nararamdaman matindi sakit ng tiyan at hindi nawawala, maaari merong kasama rin lagnat, ipakita kayo sa doktor. Ang mga sintomas ng cholecystitis ay maaaring bumalik pagkatapos uminom ng pain reliever. Kaya dapat malunasan ang pinagmumulan doon sa gallbladder. Para sa iba pang impormasyon mula sa mga eksperto, sundan nyo kami sa aming Facebook page o mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Ano ba ibig sabihin ang it takes a village to raise a child? Alamin natin yan sa ating susunod na kwento sa pagbabalik ng Kapwa Kong Mahal. Mayroong kasabihan na kinakailangan ng isang komunidad para lumaki na maayos ang isang bata. Para sa 4 na taong gulang na si Jerome, pag-ibig ng komunidad na naging daan para mabigyan siya ng pag-asa. Opo, si Beverly O. Medinilla, 24 years old, may isang anak na lalaki. Siya po ay 4 years old na si Jerome. Setyembre ng 2020, doon nalaman na merong acute lymphocytic leukemia o ALL si Jerome. Noong una po, halos lahat ng ospital dito sa Cavite, nireject kami, kumbaga hindi kami tinanggap sa sobrang puno ng COVID ward. Tapos umalis kami, kung paalis na kami, nasa gate na kami, sinabi ng doktor na, "Ma'am, wait lang, may bakante na po sa COVID ward." Kaya laking pasasalamat ko po din sa doktor na yon kasi tinulungan niya kami. Dahil kung hindi po, yung anak ko wala na ngayon. Dok sa Bulaw, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, wala na ngayon si Jerome. Sana po marami pang blessing na dumating sa inyo. Sana po, huwag po kayong magsawang tumulong sa ibang tao. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa anak ko. Napakabigat ng dinadaanan ng mga batang merong acute lymphocytic leukemia. Nagsisimula rin sa mga test, nagkakaroon sila ng transfusion o pagsali ng dugo, nagkakaroon ng bone marrow aspiration at biopsy at iba pa. Ito ay kinakailangan para makumpirman at mamonitor ang kanilang dugo. Hanggat sa sinabi ng doktor ko anong sakit talaga ng anak namin, doon yung pinawaan na liwanag na isang uri ng cancer sa dugo na tinatawag na leukemia, na ALL. Sinabi sa amin na sa 10 bata, 8 naman ang gumagaling. Huwag kayong mag-alala. Dahil naagapan naman yung anak nyo, awa ng Diyos. Huwag nyo lang po yung pagliliban yung chemotherapy niya kasi ang mga dahilan daw po na nawawala yung iba kasi hindi nila binabalik yung anak nila. Eh syempre kami, sa sobrang takot namin na mawala sa amin yung anak namin, hindi po talaga namin pinagliliban yung chemotherapy niya. Kahit po maglakad kami, lalakarin po talaga namin para sa anak namin. Nag-taste kami ng walang pera, ang pera lang namin 1,000, hindi namin alam kung saan kami kukuha. Awa ng Diyos, mga kuya ko, tinulungan naman ako, pati yung ibang pamilya ko, kamag-anak ko, hindi po nila kami iniwan. Pero syempre po, kailangan din namin dumiskarte. Yung time na yun, wala trabaho yung asawa ko. Tapos nalaman niya na na-diagnose na yung anak ko. Syempre wala siyang trabaho hanggat may isa siyang kalapate. Kumbaga, tinatawag na breeder. Pina-breeder niya, dumami ng dumami. Hanggat sa binenta niya yung iba para sa mga pamamasahe namin, pangkain, pangbili ng tubig, diaper ng anak ko. Yun po, laking bagay din po yun para po sa amin kasi sa pang-araw-araw namin. Kaya po, yung mga kalapati na yan, kumbaga, parang sila rin po yung nagpapasaya sa asawa ko tsaka sa anak ko. Kasi yung anak ko, makakita lang siya ng hayop, lalo ng mga sisiw. Gustong-gusto niya talaga. Mahilig siya makipaglaro sa ibang bata eh. Tapos nagbabike, nagbabola, lalo na po yung gagamba.
ayaw din namin na tumatak sa utak niya na ganun na nga sitwasyon niya, tapos lahat bawal pa. Bigyan niyo rin sila ng kasiyahan kahit konti. Kasi syempre bata rin sila, gusto rin nila maranasan yung mga larong hindi naman nila naranasan pa. Sabi ng doktor, okay lang naman daw na maglaro-laro siya. Hindi naman daw kailangan na pagbawalan lahat, sabi ng doktor. Hayaan lang din daw na maglaro sa ibang bata, basta na iwasan lang daw lagi na mahawa siya kasi mabilis po sila mahawa, lalo na infection, sabing gano'n, ubos sipon, kaya po iniiwasan din naman po namin. Dapat natin tandaan na napaka-importante na malaman natin na sa acute lymphocytic leukemia, maganda ang prognosis. Gumagaling sila sa chemotherapy. Malaki rin po yung problem na nangyari sa kanya. Simula po yung nagamot siya, lalo na ngayon na maintenance na kami kasi pag nasa ospital kami, syempre bata, nai-stress din po sila, lalo na kung araw-araw tusok. Eh ngayon po, awa ng Diyos, monthly na lang po kami nabalik sa ospital para sa chemotherapy niya. Kaya binibigay ko po lahat sa kanya, lalo na pagbabalik na kami ng ospital kasi ayaw niya na talaga bumalik. Pinipilit ko lang kasi syempre magulang ako. Gusto kong gumaling yung anak ko. Importante din na mayroong support group. Kaya ang kapwa kong mahal ko, itong mga nakaraang mga dekada, ay sumusuporta sa mga organisasyon. At itong ating batang kayo, batang merong leukemia o cancer sa dugo, napaka-importante na alam nila na hindi lang sila merong ganong klaseng problema at merong pag-asang gumaling. Lalo na nagpapalakas din ang loob sa akin yung mama ko kasi yung mama ko, lagi ko siya nakakakwentuhan. Kaya laking bagay din talaga na may magulang ka pa na kung nandiyan na sumusuporta sa'yo, mga kapatid. Lahat po ginagawa namin. Hindi rin po namin nahayaan na mawala sa amin yung anak ko. Kasi nag-iisa lang yan. Marami po nagmamahal sa anak ko. Kahit po hindi ko sila kilala, pinagdarasal po yung anak ko. Kaya po maraming salamat po sa mga taong tumulong sa akin. Kahit po sa mga foundation na hindi ko kilala. Salamat din po sa mga nanay na kasama ko sa group chat na siyempre, kung anong yung isa meron, lahat na po sinishare niya na sa lahat. Sa ngayon, si Jerome ay nasa maintenance phase. 5 buwan na siya nakikimotherapy. Pero kinakailangan hindi siya pumalya para matuloy at maging kumpleto ang kanyang chemotherapy. Maaaring umabot ang 3 taon o 36 na buwan ang kanyang chemotherapy. Tapos po pag nandun na kami sa ospital, pinapaintindi lang po namin na kailangan mo yan. Lalo na po pag may procedure na ginagawa sa kanya, lagi ko siya niyayakap. Binubulungan sa ulo na, kaya mo yan na ako, nandito lang si mama. Nandito lang naman kami para sa'yo. Maraming nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal kita na ako. Lahat gagawin ni mama para sa'yo. Nandito lang lagi si mama sa tabi mo, hindi kita iiwan. Hindi ako magsasawa o mapapagod na ibalik ka sa ospital para lang gumaling ka. Hindi kita pababayaan, lahat gagawin ko para sa'yo kahit na pagod na ako, sukun-suko na ako, pinipilit ko na ilaban ka para sa'yo at sa sakit mo. Yun lang, lagi ko rin pinagdarasal na sana gumaling ka na, ako na lang sana. Ayun, gusto ko na ako na lang kasi nasasaktan ako bilang ina na nakikita na nahihirapan yung anak ko. Kahit na isang tusok lang, gusto ko ako na lang. Ayun po, mahal na mahal kita na hindi kita pababayaan. Andito lang si mama para sa'yo. Para sa mga nais tumulong kay Jerome Cruz, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng GCash at Shopee. Sa Shopee, i-search lamang ang kapwa ko mahal ko para makapag-donate gamit ang kanilang vouchers. Para sa iba pang paraan para makapag-donate kayo sa kapwa ko mahal ko, bisitahin ang aming website. Sulatin yung pangalan, Jerome Cruz, sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Ano ba itong acute lymphocytic leukemia o ALL? Ano ba yung mga senyales nito, mga sintomas nito, at ano ba ang management nito? Bilang suporta sa Leukemia Awareness Month,
Pag-usapan natin ito sa ating pagbabalik ng Kapwa Kong Mahal. Lymphoblastic leukemia ay isa sa mga hematologic malignancy or cancer sa dugo. Ito ang pinaka-common among pediatric cancers. Ito din ay may mataas na chance na magagamot. Gusto ko pong i-emphasize sa inyo na nagagamot na po ang leukemia sa bata, no? Particularly kung ang leukemia niya ay acute lymphoblastic leukemia. Kung naman ma-diagnose na ang isang bata na meron na ganitong kondisyon, mataas na ngayon ang pag-asa na magagamot. Around 50 to 60% po ng mga batang ginagamot ay maaari pong gumaling sa sakit na leukemia. Basta't na-diagnose ng early, nasisimulan agad ang gamutan, walang mga kasamang risk factors at yung gamutan ay tuloy-tuloy ng ginagawa. Ang pagkakaroon ng normal healthy blood ay kaagapay sa malusog na pamumuhay. Sapat na bilang na red cells ay kinakailangan upang magdulot ng tamang nutrisyon at supply ng oxygen sa katawan. Normal number of white cells ay kinakailangan upang labanan ng infeksyon, at tamang bilang ng platelets ay kasiguraduhan na hindi tayo magdudugo. Kinakailangan natin ng husto at tamang pagkain, ehersisyo, at tamang oras ng pagkain. So in other words, it is still related to a healthy living. But as I've said earlier, hindi pa alam kung ano talaga ang sanhi ng pagkakaroon ng leukemia. Noong simula ng pandemya, karaniwan sa mga nagiging biktima o namamatay ay mga may edad. Kaya nakafocus nung una ang mga pagbabakuna sa mga may edad, yung senior citizens. Sa kasalukuyan nakikita natin na nagbabago ang virus. Hindi lang nagiging madali ang transmission, kung hindi ang iba't iba pang mga cluster ng ages ng mga tao, yung mga edad ng mga namamatayan ay bumababa. Sa kasalukuyan, hindi na matatanda ang nasa danger zone, kung tatawagin, kung hindi kasama na rin ang mga young adults at ngayon ay mga kabataan. Isa sa mga hindi pa namang katanda, hindi middle age lamang na mga pumanaw kamakailan ay ang ating sign language interpreter na si Jim Celada. Alam ninyo, ang kapwa kong mahal ko ang unang naglagay ng sign language interpreter sa mga screen natin. At yun ang isa sa mga bagay na nung ako'y nasa Senado na inilagay rin natin sa batas ng pagdating ng news at mga importanteng mga announcement. Dapat ang mga hindi nakaririnig ay nakakaintindi ng mga mensaheng ito o yung mga balitang ito sa pamamagitan ng sign language. Si June ay isa sa mga bata na mga interpreter na nagsimula sa Kapwa Kong Mahal. Ang kanilang organisasyon na nauukol sa Deaf Empowerment, the Philippine Association of Interpreters for Deaf Empowerment, o PAIDE, ay sumama sa atin noong mga siglo 80. Nagsimula ang programa ng mga 70s, 75 eksakto, at siya ay isa sa mga leader ng founder ng organization nito. At he has been with us for a long, long time. Dekada ang bilang niya. Sa pagsisilbi ni June,
ay nagpapasalamat kami. Nakikiramay kami sa kanyang pamilya na iniwan at nalulungkot kami sa mga sa pagpanaw niya. Hindi namin makakalimutan ang serbisyo ni June Celada. Sa mga nais tumulong sa pamilya niya dahil meron pang mga obligasyon sa kasalukuyan sa ospital na kung saan siya pumanaw, pwede kayong makatulong sa pamilya ni June sa pagtawag sa kanyang kapatid ng telepono ay ipa-flash natin. Goodbye, June. Thank you very much. Napaka-importante ng iyong kontribusyon sa kapwa ko, Malco, at sa pag-aruga at pagkalinga sa mga disabled natin, lalong-lalo na ang mga hindi nakaririnig. Sa mga nais manawagan sa ating programa, narito ang ating mga contact details sa ating screen. Maraming salamat sa lahat ng mga ahensya at organisasyon na tumutulong sa kapwa ko, mahal ko, para makarating ang kinakailangan tulong. Salamat lalong-lalo na sa SM Foundation. Sa halam po ng aming Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, ang aking partner sa public service, si Ms. Connie Angeles. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Magkita tayo sa sabado. SM, through the example of its founder, Henry C. Sr., recognizes that business growth and social development go hand in hand. SM focuses its social development initiatives and integrates its philanthropic thrusts with an eye towards United Nations Sustainable Development Goals, focusing on the following areas: education, medical assistance, community relief operations, sustainable agriculture, micro, small, medium enterprise promotion, social inclusion, disaster resilience, environmental responsibility. A significant proportion of Filipinos live below the poverty line, with the incidence of poverty in the Philippines higher than most of its Southeast Asian peers. This means the private sector helps to augment the delivery of basic social services. SM is doing its part to help alleviate these challenges in the Philippines. Establishing and maintaining basic and accessible healthcare facilities in grassroots communities, complemented by medical caravans across the country. Through its Felicidad TC Wellness Centers program, which involves upgrading public health centers, SM helps provide clean, well-equipped health centers that benefit the community. The Wellness Centers for Children provide care for patients confined in public pediatric wards by renovating and refurbishing these areas into child-friendly zones. SM Foundation also maintains hospice units in several public hospitals, equipped to help ease the journey of terminally ill patients. These hospice units give the patients comfort in addition to proper medical and emotional support. The Wellness Centers for the Elderly offer wellness and social support to senior citizens by providing them with a venue to engage in recreational and physical activities in community health centers. SM Foundation likewise helps safeguard the health of the men and women in uniform by renovating military and police force medical facilities. Through SM Foundation's medical missions, SM provides free medical care to thousands of patients in its host communities. SM's social development programs aim to bring about meaningful change to the people and the communities served every day.